what's up mga panalo, yung magandang umaga sa nila. So for today's vlog, ituturo natin yung pagbabaklas ng kahan ng sniper version 1 and version 2. So ngayon yung unit natin is version 2. So ngayon, ang ituturo natin sa inyo yung side to side, then yung front. So yun lang muna ituturo natin. Ituturo din natin sa susunod yung video na lang. So may nag-request kasi na puro daw sa 155 yung ituturo natin sa tutorial. So ngayon naman is, ito naman, version 2. Same lang ito na pagbabaklas ng version 1. Ang naiba lang sa version 2 is yung headlight. So medyo mahirap tanggalin yung part ng headlight. So turo natin sa inyo yung medyo common, left and right, then yung front. So malaking bagay pag nakalas nyo yun. No? Dahil, example, mag-install kayo ng ECU or maglilinis kayo ng front, then maglilinis kayo ng side engine and then yung front engine. Okay, so guys, start tayo. Yung test ka dito na number one kukunin nyo dito is yung 4mm na allen. Then meron tayong 10mm para mapabaklas itong pinakang front. Okay, so dito sa motor na to, pinalitan na kasi ni RJ yung bolts niya sa gilid. Ano? So naka 5mm na allen na siya na bolts. So doon muna tayo mag-start sa different type. So 5mm na yung pinalit niya dito, kaya ito iba na yung pangkalas na. So busin nyo muna yung mga tornilyo bago nyo baklasin lahat. Pag-stack to, ang makikita nyo dito is yung napakalaki na Phillips screw. Then dito naman sa ilalim, mayroon ditong 4mm na allen. Screw type yung mga tinanggal natin dito. Tanoy natin yung tinatawag natin na engine cover. So ito yun. So dumako na tayo sa kabila. So guys, so ang mga gusto magbaklas ng version 2 na yung sniper version 1. So same procedure lang to. Basta sabi ko sa inyo, ubusin nyo muna yung mga tornilyo bago nyo hilahin yung mga bearings para mas safe tayo, hindi tayo makasira. Right? Mga panalo, sobrang busy natin. Hindi tayo napaka-play sa ating YouTube channel. So meron ulit dito, 4mm na allen. So makapansin nyo, may MDL na yung CRD. May palagay na siya dito at saka dyan. So left and right. So ang cons lang ng ganitong ilaw is hindi siya sumasama pag lumiliko ka, no? Unlike pag nakakabit sa tipos. Ang maganda naman dito guys is napakalinis tignan, ano? So kung halos mapapansin nyo, wala siyang ilaw pero meron talaga siyang ilaw. Then nakalowad siya. So sa palagay ko, ibabalik ito sa standard. Kasi nakikita ko na eh. Tumutukod. Nakababa kasi siya. So pag nakalowad, yun yung cons. Tumatama yung MDL sa bracket. So dapat lagi tayo standard lang. Or repackin natin ng panibago yung mas matigas. So ito na guys, dako na tayo sa pagbubaklas. So okay, first of all, pagtanggal yung mga tornilyo, pwede na kayo maghila. Okay, so ganito yung paghila, no? Makaka nyo dito, hila lang, dandaan lang, ayan o. Tapos yan. Tapos dito, tatlo yung hasang niya. Okay, 1, 2, 3, press nyo lang to ng inyong thumb na pinakamalaki. Hinlalaki. Okay na, tanggal na siya. Then hilahin nyo itong pasok-sok pa yan dito, ilahin nyo lang tong socket ng signal light. Test, press nyo lang tong dulo. Okay, tanggal na tong crank race. Ay, stay. Crank race lang. Side cover na sniper niya. Ganun din sa kabila guys. Ayan. Make sure na wala yung bolts bago nyo ilahin kasi baka mapunit yung mga bearings o masira. Ayan. Tanggal nyo na dito. Dito naman. Press. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Push nyo lang to. Ayan. Matanggal na. Then, pindutin nyo lang itong lock ng signal light sa akin. Okay, lock ng signal light. So, dito na tayo guys. Dito, may tox to lagi. Ayan. So, dutin nyo lang siya ng mas matigas na bagay or kung matulos yung kuko nyo, pwede rin. Ayan. Pag lumagatok na, dapat may kuko yun ng konti. Ayan, tanggal nyo. Huwag nyo kalimutan ito guys. Kasi pag nalimutan nyo, pwede mabalit ang tuka niya. Okay, dito na tayo guys. May bolt pa yan dito. Okay, 4mm bolt yan. Nalimutan yung kalasin natin kanina. Okay, isa. Dalawa yan ha. Huwag yung kakalimutan. Okay. So, yeah. So, dito na tayo sa pagbabaklas ito. Ito yung pinaka, isa sa pinakamahirap tanggalin. Ano? Kung makapansin nyo. Yan, tanggalin yung bolts dito. Then yung tox. Mag-start kayo dito sa side na to. Dalawang kamay. O kaya ito muna. Ilahin nyo lang yan. Yan. Ito rin sa kabila. Yan. Tapos dito na kayo sa front. Ito. Yan. Pumutin nyo. Okay. Okay. Tanggal na. So, walang sumag yan. Ito. So, dahil may MDL siya, unahin natin yung sakit ng MDL.
Ito yung sakit ng NDL niya. Ayan. So, pag walang NDL, dire-diretso na yung pagbaklas. Ayan ito. So, syempre, dahil may NDL, unahin nyo ito. Lila. Okay. Kabila naman tayo. Kapag may NDL, ganun talaga. So, madali lang tanggal yung NDL kasi di sakit lang yan. Tapos, meron siya nag-hold na parang third type. Ayan. Hit nyo lang. Okay, tanggal na siya. Yung pinakang lock. Then, ito ah. Okay. So, meron po yan dito, Allen. So, kadalasan, sa Sniper 155, ito yung Philip naman siya. So, positive. So, dito naman is box range siya na yung itsura. Dalawa yan. Huwag mong kalimutan. Yan. So, tanggal na. So, sa bahay, kung wala kang impact range, kailangan nilang natirin na 10mm yung patanggal nito. Okay? So, kalasin na natin. Huwag mong kalimutan yung ikot counterclockwise. Ang pike pit, clockwise. So, mabasin nyo dito, may sakit pa yan. So, saan nga ba yung sakit na yan? So, ito yung pinakang eye line niya. Ika bila. So, yun yung ilaw na yan. Dito, pindutin nyo lang to. Yan, dilim eh. Yan, tanggal na rin. So, ito yung sakit ng ilaw niya. So, guys, pwede na kayo mag-linis ng mga electrical, magpalit ng ECU, mag-check ng busina, ng relay. So, dito kasi yung relay niya sa busina. So, pag stock, wala pa itong mga relay na to. So kaya kinalas din namin ito ngayong araw is meron din kaming gagawin talagang dito sa motor na ito. So guys, ito na, let's go. O yun, di ba? Pwede na tayong maglinis ng ating makina, saka cylinder head, then yung radiator, kung magkakawit kayo ng radiator cover. And then yung madumi na to, yung mga part ng T-post, pwede nyo na linisin. So guys, yun lang. Tuturo na lang din natin mami ako paano yung balik na lang. So magpapayad naman ko, ano naman ako sa ito. Basta na lang yan. Isasalpak. Kaya siyempre may kasama pag ito. Sa akin naman, basta siya, dali namin ni Ajay, talagang kukutik tingin dito. Sali lang muna.